nakapangasawa po ako ng taga rito sa Aurora, kaya dito po ako napadpad at dito ko po naranasan na tinawag ng Panginoon. Nagagawa na po namin ngayon magtimpi. Hindi na po kami yung madalas mag-away. Marami pong nabago sa amin ngayon, kaya yun po yung pinagpapasalamat ko talagang. Napokus na rin po siya ngayon na lagi ko po siyang kasama sa piling ng Panginoon. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360. Masyado pong ano po yung buhay ko nung lagi po akong magagalitin, mainitin yung ulo, tas lagi po akong nagmumura. Mahilig po akong mamalo ng bata, matapang po ako sa bata, kaya hindi ko po mapigilan yung galit ko hanggang sa minsan pag nakita ko po yung anak ko na sobra yung palo ko sa kanya, talagang naiyak na lang din po ako. Nagtataka po ako sa sarili ko, sabi ko bakit every Sunday nagsisimba naman tayo, bakit parang walang nababago sa buhay natin, sabi ko ganun. Tapos nung ano po yun, naglibot-libot po sila na sabi nga po may bibigay daw pong radio. Hindi naman kanya ganong malaki, para lang siyang cellphone, maliit lang. Isa po ako sa nabigyan. Then, nung nabigyan po ako noon, pinakinggan ko po siya. 1 week ko na po siyang pinapakinggan. Tapos, pinaglaruan po nung anak ko. Sabi ko, wag mong paglaruan, baka masira. Tapos nung nilipat-lipat po niya, hanggang sa narinig ko nga po yung araw ng Sabat. Di, sabi ko, ba't araw ng Sabat? Sabi ko ganyan. Tapos po nung time na yon, mahal na araw po siya. Di, parang yung utak ko po, para po siyang nagugulo dahil po sa narinig ko nga po sa radyo. Tapos yun, sabi ko, ba't kaya ganun ka ako? Sinasabi naman ka ako dito, araw ng Sabat ang pagsamba. Ba't naman kaya ako Sunday? Sabi ko ganun. Talagang, hindi po ako mapakali. Yung para pong may gumugulo sa isip ko, tinanong ko po yung pastor namin nung ano po siya, Linggo ng Pagkabuhay, na total magpapatotoo lang din naman po ako. Gusto ko lang po akong magtanong na kung ano po yung pangingilin sa araw ng Sabat, sabi kong ganyan. Sinagot din naman po ako, sabi po nila, ang pangingilin sa araw ng Sabat is yung pagsamba, pag-aayono, ganun po, yun po yung sinagot nila sa akin. So, inulit ko po ulit yung radio. Sinimulan ko po siya ulit pakinggan hanggang sa natapos ko po siyang pakinggan. Sabi ko, talagang malinaw ako dito. So, nung napakinggan ko po siya, lahat po ng verse doon, nilista ko. Binasa ko po lahat yun sa Biblia. Tapos sabi ko sa husband ko, shinare ko po sa kanya. Sabi ko, honey, kako, may narinig akong kakong bago. Sabi ko, pakinggan mo. Sabi ko, ganyan. Ano, hindi naman pala kako, Sunday ang pagsamba. Sabi ko, ganyan. Magsiyasat. So, yun po, nagsiyasat po kami. Kaya, yung nag-stop po talaga kami nung nasiyasat po namin na Saturday ang pagsamba. Ang sabi po namin talaga sa aming sarili, sa buhay naming mag-asawa, na ano pa't sumusunod ka sa Panginoon kung yung mga utos niya hindi mo gagawin. Kaya yun po yung ginagawa namin ngayon. Kung ano po yung nasa Biblia, yun po yung sinusunod namin ngayon. Kasi sabi nga po, pag nasa Biblia ay para sa atin, ngunit pag wala ay hindi para sa atin. Kaya yung Biblia lang po talaga ngayon ang pinanghahawakan ko. Kaya kahit ano pong marinig namin sa mga tao ngayon, hindi po namin pinapakinggan sapagkat yung nasa Biblia lang po yung sinusunod namin. Pares po kaming mag-asawa na nag-decision po. At gusto rin po namin na yung mga anak namin ay matuto po sa turo ng Panginoon. Kasi sabi ko, ito na yung talagang hinahanap natin. Ito na yung totoo. Kaya kahit ano pa yung pagsubok na pagdaanan natin, kasi ito na talaga yung kasama natin, si Lord na talaga to. Kaya masasabi ko po na malaki yung pinagkaiba sapagkat siya na po talaga yung tunay na kapiling namin. Kaya yun po yung pasasalamat ko sa Panginoon at tinawag po niya ako sa lugar na to at nakilala ko po ang Seventh-day Adventist. Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.